Chapter 69, verse 6 to 7, pasa. Pasa. Ikatlo ay nangangalang Gadril. Siya ay pamagpakita sa mga anak ng tao sa lahat ng uri ng kamatayan. At siya ang naggalar sa pagkakasala ni Eva. At ipinakita ang pananggalang at ang patak ng sulat at ang sandatang pandigma at lahat ng patalim. Ito na verse 7 na kamatayan na nakakamatay sa mga anak ng tao at mula sa kaniyang kamay sila ang pinagmulan ng labanan ng mga nakatira sa lupa mula ng araw na iyon at magpahabang buhay. Oh, ito si Gadril. Siya ang nagtuturo magawa ng mga armas para magpatayan ang tao. Sino ano bang alam ng uri-unang mga tao sa utong sa digmaan? Wala. Oh. Alam ko ba ang nagtuturo din ang marsalaat sila din? Hindi marunong pa naman sa marsalaat. Pero ba hindi pinsa ka na ito? Hindi ito pang nabuso. Sila yung nagtuturo ng ganun. Balitaan, patayaan, suntukan. Sila yung, oh, eto, siya rin ang nag, oh, nagdala ng pagkakasala. Ino po, Tagalog, nakuha ko ito, may Tagalog sa internet, sa ano eh, sa YouTube. So, yan, ino ko, mabasa, hindi na pinasok sa Bible. Para hindi natin malaman. Ngayon, sa John chapter 38, verse 32. Ah, basa. Can you guide the stars, Lucifer, season by season, and direct the big and the little deeper? Mapapatnubayan mo ba ang mga bituin, Lucifer? O may tuturo ang daan ng malapit, maliit na deeper? Oh, ang stars, Lucifer po yan sa salitang Latin. Stars. Ang stars yan ay mga high-ranking angels yan. Plural. Lima kasi ang high-ranking angel eh. Mga dito eh. Ngayon, sa salitang, ang salitang Lucifer o Lucifers, Lucifer, isa lang yan. Lucifers, plural, ay salitang Latin. At basahin natin ang Biblia ng Latin. Dito natin, basahin natin Biblia ng Latin. Yan, okay. Yan, di ba? Job 31. O, basa. Sino magbasa dyan? Job 38:32. Nun qui monkey produces Luciferum in tempore so et misbinom superfilios terae consigere pasis. O, like, Latin yun ah. Yung mga orasyon, Latin yun. Lucifirum, plural. Los, ang dulo kasi pag-im, plural. Sa English na si Ace. Ang plural, pag-Ace ang dulo. Eh ngayon, im, plural. Lucifirum. So, maraming Lucifer. Ngayon, malinaw po ang Lucifer, marami. Plural eh, lima nga sila eh. O, basali. When the morning, yan yung morning star. When the morning stars Lucifer sang together, and all the sons of Alhayam shouted for joy, nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga. Lucifer at ang lahat ng mga anak ng Alhayam ay nag-iiyawan sa kagalakan. Umawit si Gary B, diba? Shout for joy! Shout for joy! Ano yan? Shout for joy! Lucifer! So, yan ang ano, pag-awit ng stars, Lucifer. Together, Alhayam shouted for joy. Yan. So, mga, si Lucifer kasi, high-ranking angel, sung leader po yan. Sung leader yan, magaling mag-awit yan. Pogi pa. Oh, mga high-ranking angel. Hindi pala mga kawala si Nancy. Tinangkan. Ngayon, si Gikon, isa sa mga Lucifer. Tapos, si Asbel, si Gadriel, si Pinimwe, o Pinimwe niya sa ibang ano, kasadya. Ah, the identify as individual Satans.
Sila yung mga Lucifer na nag-asawa rin sila ng tao na nagkaanak rin dito. Mga babae ro itong mga ito eh. Mga Indian na ito eh. Pinaka-actor si Gadriel. Sila ang original babae ro. Pinaka-actor si Gadriel dahil siya nakakuha. Pero ang pinaka-wise nila ito. At ito ang sikat sa buong mundo. God, Gadriel. Basa. Satan, meaning the enemy or the troublemaker in Hebrew, sometimes called the devil, is a figure found in the writings of the Abrahamic religions. Muslims, Christians, and Jews believe that he tempts people to do bad things. His role is to question and tempt people's faith. They also say that he was once an angel named Lucifer. Ngayon, kung makakita kay tao na troublemaker, kanino siya kahawi? Kay Satanas. Kasi ang Satan ay troublemaker. Yan. Troublemaker, no? Sa inimi, ay Satan, devil. Yan. So, walang troublemaker dito. Para tayo troublemaker, ha? Yan. Dito tayo kay Adan, ha? Pansin, ha? The man's origin. Tingnan mo yung tsura ni Adan. Ayan. Okay ba? Yes. Ayan. Ang ating unang ninono. Unang tatay natin. Ang palalabi. Adan is a black man. Kasi bulpa siya. Yan. Kaya tingnan mo sila doon sa Garden of Eden. Yan, no? Tapos yung ginawa ng iba, mga puti na, mga European na. Yung Adam, puti. Ito, original, black sila. At sa ano ba, saan lugar to? Paraiso. Paraiso na, anong lugar yun? Saan bansa, ano? Saan lugar to? Palawan. 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 Oo, Palawan. Hindi ko rin ako sa inyo dito. May tapay ako dyan. Palawan, tanyan. Dito ang Garden of Eden. Ito kasi yung open na bansa na dito nagkuha si Haring Solomon ng mga ginto. Na ito na ipon, yun ibibigay sa atin na marapit ang itin natin. Mayaman sa lang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas. Yaman. O, tingnan mo yung tsura. Baka ang pati kasi daw. Wala siya naman ito. Adam and Eve are black up. Reservoir of the original human DNA. Ito yung talaga sila. Kasi anong kulay ng lupa? Yun ang kulay. Ngayon, dito tayo sa First Book of Adam and Eve, chapter 75. Verse 10, 11 to 12. Basa. Verse 10. So did Adam and Eve until the children had done sucking. Then when they were weaned, Adam made an offering for the souls of his children. Other than the three times he made an offering for them every week. Verse 11. When the days of nursing the children were ended, Eve again conceived, and when her days were accomplished, she brought forth another son, a daughter. And they named the son Abel and the daughter Achilia. Verse 12. Then at the end of the 40 days, Adam made an offering for the son, and at the end of 80 days, he made another offering for the daughter, and did by them as he had done before by Cain and his sister Lulua. Si Cain may kambal. Anong pangalan? Lulua. Si Abel may kambal. Anong pangalan? Oh, pero may kambal, no? Si Abel. Aklia. Ang kambal niya ay si Aklia. The name, the son, Abel, and the daughter, Aklia. Puro sila may kambal. Ano ba? Wala sa Genesis yan, wala sa Satanic Bible. Hindi pinasok para manggugulo, magulo ang isip natin. Generic kasi mumurahin ang generic eh. Kita mo? Hindi branded. Tapos masyado kang loyal sa generic Bible?
Ito yung best branded. Kasi para magagaling. Hindi mahal lang. Oh, ibig sabihin, mahal lang mag-aral lang talaga dito. Oh, atin lang taga. Huwag magtama tumatin. Para may matutunan. Ayan. Ngayon, sa chapter 76. 76, ha? Verse 10, 11 to 12. Basa. But as to hard-hearted Cain, Satan came to him by night, showed himself and said unto him, since Adam and Eve loved thy brother Abel much more than they love thee, and wish to join him in marriage to thy beautiful sister, because they love him, but wish to join thee in marriage but to his ill-favored sister, because they hate thee. Verse 11, now therefore I counsel thee, when they do that, to kill thy brother, then the sister will be left for thee, and his sister will be cast away. Verse 12, and Satan departed from him, but the wicked one remained behind in the heart of Cain, when sought many a time to kill his brother. Ngayon, nagpunta si Satan. Ay, nagayon yung gabi na yon. Hindi naman nagpakilala siya ang tatay. Pero, nagbumawa ng intriga. Sabi niya dito, pinakasal si Abel sa beautiful mong kampan kasi mahal na si Abel. Ang gusto ng mga pangasawa, yung beautiful mong kampan kasi Abel. Si Lulua, mga pangasawa kay Abel. Kasi mahal na si Abel. Ikaw, hindi ka nila mahal. So gusto ko ay ipakasal sa kanilang anak na yung kamban ni Abe na pangit. Pangit. Yung tinatawag na his ill-favored sister. Si. Sabi niya na ill-favored. Ipakasal ka sa pangit na kamban ni Abe kasi kanila mahal. Tapos si Abel naman, ipakasal sa kambal mong maganda kasi mahal si Abel. Ang mabuti pa, patayin mo si Abel. Patayin mo si Abel para masulo mo na si ang kambal mong si Lulua. Yan ang kwento dito. Tapos, pag alis ni Satan, depart ni Satan, nalagay na sa puso ni Cain ang pangpatay niya ang kanyang kapatid. May ibang talata dito, ha? Ibang topic yon, pero sabi ni Adan kay Cain Abel, maghandog kayo na ihandog nyo na mayroong dugong may buhos. Nasa isang aklat yun, ganun pa rin aklat, ha? Ngayon, sabi ni Cain, paano maging buhos na dugo na ang partner ako, ang pananim ko ay walang dugo yan, mga trigo, mga frutas. Si Abel, sabi niya, mag-swap lang kayo. Ay, matigas ang ulo ni Cain, ayaw niya. Ngayon, gumawa ng altar si Adan. Tapos nag-handog si Abel. Tinulak si Abel ni Adan, palis ka dyan, ako muna. So, pawawa ko si Abel. Nag-umawa lang si Abel ng sariling ng altar, nag-handog siya. Kaya yung handog ni Abel, bumaba ka po yung tinupok. Ang kakain, hindi. Nagalit si Kain, sabi niya. Galit siya kay Abel. Isa rin yung reason na balak niyang patayin. Tapos dinugtungan pa isa. Pero ang nakalagay sa Astro Bible, then hindi tinanggap ang handog doon sa nagalit kay Abel. Pero dito, isa na reason na nagalit siya, dahil tinakasal yung kambal, na beautiful niyang kambal doon kay Abel. At ang pangit na kambal ni Abel sa kanya ipakasal. So, makita mo ha, detalyado ang kwento, specific ang story, hindi generic. Ngayon, eto, sa chapter 2 na tayo ha, chapter 2 ha, Second Book of Adan and Eve, chapter 1. O yan, o basa, Pastor Nick. Chapter 1. The Greeks striking family. Cain marries Lulua and they move away. Sandali. Sino ang asawa ni Cain? Lulua. Sino yan si Lulua? Kambal niya. Kambal niya. Oh, yun. Oh, wala.
Wala sa Genesis, di ba? Pero nandiyan, tuloy. When Lulua heard Cain's words, she wept and went to her father and mother and told them how that Cain had killed his brother Abel. Verse 2, then they all cried aloud and lifted up their voices and slapped their faces and threw dust upon their heads and rent asunder their garments and went out and came to the place where Abel was killed. Siyempre, nalalaman ni Lulua yan. Sinumbong ni Cain na pinatay ni Abel. Eh, sinumbong ni Lulua sa magulang niya. Kaya rin iba. Yung nalaman, sumigaw sila! Tapos, ang mga damit pinagpupunit. Tapos, kumuha ng alikabog, binagi sa ulo. Sa kalungkot. Pinagpupunit. Tapos, pinuntahan nila kung saan ang katawan ni Abel na pinatay. Yun ang story. Eto. Kalungkot na. So. Chapter 2 na siya. Sa second book of Adam and Eve. Verse 7, 8. Pabasa. Verse 7, then they returned and took an offering and went to the mountain and offered it up for the pig. And Alahayam accepted their offering and sent his blessing upon them and upon their sons. And they came back to the cave of treasures. Verse 8, as for Adam, he knew not again his wife Eve all the days of his life. Neither was any more offspring born of them, but only those five, Cain, Lulua, Abel, Aphria, and Seth alone. Si Seth, wala na siyang kambal. Seth alone nga. Ang may kambal si Cain, Lulua, Abel, Aphria. Puro sila may kambal. Pagdating ni Seth, siya lang, alone lang, mag-isa ka siya. That's why lima ang anak na. Only five. Ngayong panahon na yon. Ngayon, ang tanong, sino ang napangasawa ni Seth? Si Aphria. Aphria. Yung manang naiwan, si Aphria. Pero matanda sa kanya yon. Aphria. Asaba niya, misis niya. Kasi namatay si Abel. Pinatay si Abel. Pero, pareho sila, anak niya nag-iiba. Kasi si Cain at si Lulua, anak ni God rin. Serpentine. Sa kanila nabubusa ang sita, satanic. Ito yung mga mabuting tao. Mga European, si Aphria, si Seth. Dati, sabi ko nga sa sarili ko, bakit din itong mukha ko? Dapat gusto kong kamukha ako nito. Yun ang pagnanasa ko noon. Bakit din itong mukha natin? Pero nalaman ko, tama lang rin yun. Mga anak pala ni Satanas. O yun. So, hindi tayo malungkot kung ganitong mukha natin. Yes. Kaya, anak tayo alahayap. Yaman. Yun, anak ni Joseph Elian. Ayun, anak ni Sita, ni Gabriel. Tingnan mo katabi mo, ang mukha. Kaninong anak yan? Kaninong anak siya? Adam. So, proud tayo sa itong mukha natin. Kaya tayo ang tunay na likha ng alahayap. Yung mga pogi. Ito, anak ni Gabriel. Alam ni Bin na alam niya. Sabi nga, ay, natulog yung ulit. Kaya naman pinakamagandang unggoy, wala siyang buntok. Ngayon, eto. Pag-aralan nito mong tatlong talata, ha? Ano ang tingin niyo doon? Basa, gusto niyo. Besides Isaiah 14:12, you, the bright morning star, have fallen from sky. You brought down other nations. Now you are brought down. Isaiah 14:12 sa King James Version. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground which this weakened the nation? Revelation 22 verse 16, King James Version. I, Yahweh Shai, have sent my angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. Ang bright morning star,
Dito, bright morning star sa Latin ay Lucifer. E, ibig sabihin, si Awa siya, Lucifer ba siya? Hindi. No. Ha? No. Pero may naniwala dyan, Lucifer. Yung isang opinion din. Kasi ang Lucifer, high-ranking angel yan. This star yan. Ibig sabihin, sun, araw. Pinaka-malaking star. Ngayon, pag ito ang basihan mo, sabihin mo, oh, nga pala, no? Si Yahweh siya pala, bright morning star. Tapos dito, bright morning star. Tapos, ano yung ibig sabihin ng bright morning star? Lucifer pala. Ibig sabihin si Yahweh siya, Lucifer din pala. High ranking din din pala si Yahweh siya. Ngayon, pag ito lang ang babasihan mga translation, mamali talaga ang doctrine. Gagamitan na natin ang Hebrew at saka Greek. Magbasa na tayo ngayon. Para ma-prove natin na itong morning star na ito ay hindi ito Lucifer. Ibang morning star ito at ang morning star nito Lucifer. Itong morning star Lucifer yan pero ito hindi Lucifer. Si Yahweh siya, hindi siya high-ranking angel, hindi siya Lucifer, kasi ang salitang Lucifer, sa Latin, high-ranking angel yan, o the star. Star ng araw. Ano ba ang star ng araw? Ano ba nagliwanag sa atin ngayon? Araw ngayon? Bigyan gabi. Sun! Sun! Kasi sinamba nila ang sun. Mainit. Sun God. Oh, sun God, yan. Hindi sun God si Yahweh siya eh. Ito! Itong binagsak sa lupa na how art thou fallen from heaven, O Lucifer? Oh, you are the bright morning star, fallen from sky. Oh, fallen from sky. Pag dito ka lang magtiwala, yari ka, kasi satanic Bible yan eh. Kita mo yung mga Kristiyano, iba-ibang doktrina? Pareho lang mga bonding eh, pero iba-ibang doktrina din yan. Kasi dahil dito sa translation, pinagugulo kasi ang kinukunan nila kaalaman, satanic Bible. Kaya ang satanic, ay pasisita, di ba troublemaker, gusto niya magkagulo, na may mga debate, ay bate Adventis, Suryano, wala na Suryano, tigok na. Puro debate, kasi puro debate, kasi ng troublemaker nga eh. Ngayon, dito na tayo ngayon. Ayan! Isaya to ha, 14:12. Basa. Sabay-sabay. Ayak. Asya. Ayak. Na. Napalak. Masyama. Masamayam. Hayalala. Hayalal. Sa modern nito, Hillel. Sa Latin, Lucifer. Ito yung sa Latin to, Lucifer to. Sa modern, Hillel. Sa Paleo-Hebrew, Hayalal. Hayalal. Ano yung halayal? Lucifer, hindi yan silitan. Ano yan? High-ranking angel. Kaya lang, kumukontra sa alahayam, binagsak, saka naging Satan. Naging trouble may. Ayun, sumunod eh. Ito mga Lucifer na yan, mga sikat to sa taas. High-ranking angel to eh. Kaya lang, nag-rebelde, kumukontra. Naging Satan ang mga Lucifer. Pero ang salita Lucifer, hindi Satan yan. Mga high-ranking angel, sila yung D star. Pag D star, star ng araw. Araw, hindi gabi. Ano yung star natin sa araw? Nagliwanag. Sun. Sila yun, sun. Oh, ngayon, dito tayo sa Latin. Basa. Komodo. Sisiliste di kailo. Lucifer, cool money. Oyeberes. Korolisti in tiramki binabas jintes. Ano yan? Lucifer. Ano yan? Hayalal. 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 Lucifer.
Ah, dito naman sa King James, Lucifer. Dito sa American Standard Version, D-Star. Siya ang star ng araw, hindi sa gabi. Ano ang D-Star? Sun. So dito natin malalaman kung pupunta tayo sa malalim na aral, yung original Bible. Doon natin malalaman. O yan, ito. Hebrew din ito. It's in Hebrew. O, basa. I am.